mga idol, good morning. Our video for today ay mag-unboxing tayo ng items na binili ko kahapon sa Caloocan. Nasa Caloocan kasi ako kahapon, mga idol. Hindi ko naman talaga balak pumunta ron. Dali nagpunta kasi akong QC, so malapit na rin sa Caloocan. Kaya dinerecho ko na. So ito yung mga nabili natin para sa Raider 150 natin. Rapido half shifter. Mura lang to, mga idol. Tapos bumili na rin ako ng sprocket set kasi palitin na yung sprocket natin. Bumibungi na yung ngipin niya. Ngayon, ang binili ko, mga idol, is ito, SSS sprocket 1441, so high speed na to, mga idol. 1441 na 415 para lighten. At yung isa pa nating nabili, SPS hose, papalit natin din sa hose sa likuran, pang likurang preno. Ito yung mga nabili natin, ha. SPS hose, brake hose to, mga idol, pang likuran. 400 yung price na ito, mga idol, tapos natawaran ko ng 350. Okay na rin siguro, no? 350. Kasi yung isang set na ito rito sa Cavite, sana yata mga 1,000 or 900. Since nandun na rin lang ako, kaya bumili na ako nito. Isa lang naman kasi ang kailangan ko, panligod lang kasi earl yung gamit ko dun sa harapan. Tapos wala akong mahanap na air hose sa panligod. May nakita akong SPS. Ito, matibay rin naman tong SPS. Actually, mas matibay pa nga ito kaysa sa air, kasi maraming issue sa air na nagli-leak daw kaagad. Isang beses lang ginamit. Pero sa paggana siguro yung mga idol, sa pagkabit lang. Hindi lang naikabit ng maayos. Kasi yung air ko, dalawang beses ko nang binaklas yun. Baklas kabit. Okay naman, di naman nagli-leak. Nag-leak lang yun one time dun sa may pump. Pero iniikot ko lang yung washer niya. Ayun, umukay na ulit. So, yun, baka dun lang yun sa washer lang minsan nagkakaproblema. Hindi nag-fit ng maayos, kaya ikot-ikutin nyo lang. So, ito yung nabili nating isa. 350 to, mga idol, ha. Hindi lang tayo nakabili yung banjo bolt. Pero okay lang, yung banjo bolt ni stock na lang yung gamitin natin. Tapos yung pangalawa kong nabili, ito, SSS sprocket. Ayan, makikita nyo, 65% weight lighter and power up to 10%. O, diba? Kailangan, kasi sa mundo kasi ng drag race, mga idol, para dun sa mga newbie, ha, kaya hindi pa nakakaalam, napakalaking bagay po nung timbang sa bawat parts na ikakabit natin sa mga motor natin pagdating sa drag race. Kasi kailangan mas magaan ang gamitin para mas madaling makuha ng motor natin yung top speed at maganda yung dulo. Kaya kung mapapansin yung mga idol, karamihan ng mga hinete nila ang papayat. Akala mo mga adik. Kasi kailangan magaan para hindi mahirapan yung motor sa arangkada, sa dulo, ganun. Basta importante sa drag race ang bigat. Bigat ng motor, bigat ng hinete. Hindi ka mukha sa circuit, okay lang kahit mataba. Kahit mabigat yung motor mo. Kasi sa discarte naman ng nagkakatalo yun, eh. Sa discarte nung hinete. Kita mo nga si Mika Maso, kita niya naman ang taba niya, pero sa circuit, nagcha-champion siya, nakakapwesto siya. Kaya ito pa rin yung binili ko. Kasi subukan na to dati, mga idol. Sa dati kong motor, no? First gen, second gen yung motor ko dati, ganito rin yung gamit ko, SSS alloy na 415. Ang ganda dumulo talaga, mga idol.
Kaya subukan na yung gantong sprocket. Kaya nung naghanap pa ako kahapon, ang hirap mga makahanap nito mga idol, kasi old breed yung ano natin eh, yung motor natin eh. Iba kasi yung flange ng old breed, so nahirapan ako maghanap ng lalo ng SSS sprocket. Hindi ko alam kung pinace out na to nila o ano, kasi RK na yung ino-offer nila tsaka Osaki. Kaso yung presyo niya naman kasi halos same lang, mas mataas lang ng konti yung RK tsaka yung Osaki, nasa 2.5. Kaya lang syempre di ko pa subok yung quality nun. Eh di syempre dito na ako sa tested yun na. Naghanap na lang talaga ako. Buti dun sa huling shop na pinuntahan ko, meron siyang contact. So yun, tinawagan niya lang. Siguro mas mura to kung yung shop mismo na nagdi-distribute nito ang na natin nahanap. Siguro mga nasa 2,000 lang. Pero dahil sa reseller, kaya siguro pinatungan niya na ng 200. Kaya yun, 2,200 yung bili ko na ito. So ito yung ano niya, no? Yung rear sprocket niya. Ayan, napakagaan niya mga idol. Sobrang gaan niya kasi alloy na siya eh. Ito bakal na to. Hindi na to alloy. Hindi kasi yata obra alloy sa engine sprocket, kaya walang alloy na ano. So ayan, SSS din, no? 415 by 14. So 14 1441 yung combination natin mga idol. So ayan, nakikita nyo 415 by 41 teeth. So 41 yung bilang ng ngipin nya, yung 415 yung kapal, yung kapal na itong ano, yung kadena na ikakabit dito. So yun yung 415 niya, kasi yung 428 makapal yun mga idol, so mabigat yun. Kaya itong 415 magaan, so madaling iikot, ng mas madaling makaikot, no? Kasi nga lighten na siya. So ito yung 415 by 14. So ang stock sprocket kasi ng Raider is 1443. So ito, mag high speed tayo, 1441. Magbabawas tayo ng dalawang ngipin. So susubukan natin kung anong performance nitong sprocket set na to dun sa motor ko ngayon, ano. Kasi sa motor ko dati, ang ganda ng performance ng sprocket set na to, yung gantong combination. Ngayon, syempre iba na yung set ng engine ko ngayon, iba na yung, actually pares lang naman, no, port high com, pero mas advanced yung settings, yung set ko nung nauna kong Raider. Kaya ang gandang tumulo nun, talagang satisfied ka sa takbo niya. So ayan mga idol, 13 grams lang, no? Ganun lang kabigat tong SSS bracket, alloy bracket. So kaya ito ang kadalasang ginagamit ng mga nagda-drag race. Kasi nga kailangan sa drag race yung magaan yung mga parts mo, no? Kaya kung mapapansin yung mga drag bike, mga nakatabas yung cover, nakatabas yung mga chassis, ganun kasi ka importante sa drag race ang timbang. Bully, alis dyan. Timbangin natin to mga idol, pagpasensya nyo na yung alaga ako, wala na kasi siyang kasama. Ito, alam mo nang nangyayari sa mga kasama niya, isa-isang nawala. Ayan. So ayan, makikita nyo, 600 grams. 61, so 600 grams yan mga idol. Ganong kabigat itong steel sprocket. Ito yung ano, no, yung rear sprocket. Tapos ito yung engine sprocket natin. Ikakabit na din natin mamaya, kasi sira na yung ano natin, sprocket set natin. Sobrang tagal na rin kasi. Tsaka steel by nakakabit nyo na 428, makapal. So ito yung kadena niya ng mga idol. So ayan,
415 din. Heavy duty racing chain. So SSS din to mga idol. Tignan natin. Gold chain din yung kinuha natin. Ito na yung SSS set, sprocket set natin. Ay sa pangatlong item na binili ko para sa rider natin. Kasi yung rider ko dati naka shifter na yun, naka full shifter. Kaso ayoko ng full shifter. Gusto ko single kasi single lang naman ako. Pido lang to mga idol. Ang mahal kasi nung ano, NUI nasa 3,000. 1,600 ang presyo na ito. Natawaran natin ng 100. Binigay sa atin ng 1,500. So apido, ito yung mga hindi ganong kataas na ng pyesa ng motor. Tsura ng set. So ito na yung half shifter ng apido. So ito yung pang kaliwa, ito yung pang kanan. So buksan natin para mas makita nyo. Yes na kagad. Bago pa lang, gasgas na kagad. So ayun, Apido Racing. Okay na ako sa gantong brand mga idol. Hindi naman ako maselan. Tsaka syempre, low budget lang tayo. Gusto lang nating mag mukhang presentable yung motor natin, pero sa murang ano lang, murang halaga lang. So ito yung sa kanan mga idol, no? So ganyan yung forma niya pag ginabit. So gagawa ko na lang din ng vlog paano ko ikabit to. Ako lang din magkakabit. Siyempre, ano tayo, racing tipid tayo. Din wala tayong budget, extra budget para sa pagpapakabit. Kung kaya naman natin. Kasi ano naman to mga idol, hindi naman conversion to. So plug and play lang to. Tornilyo lang, no. Ito yung kaliwa sa may gear shifter. So meron siyang dahon. Although medyo baduy ito, pero okay lang yan. Ganun talaga. Kung gusto mo ng simple lang na maganda, mahal nga lang. Kaya pagtyagaan na natin tong gantong formahan. Wala namang problema. Basta komportable ka at presentable patignan. Okay lang yan mga idol. Kung yun lang naman yung kaya ng budget na. Ito yung sa gear. Ito yung sa gear shifter. Dito. Tapos ito naman yung sa kabila sa may preno. Dito. So ganyan yung magiging itsura na ito. Tama ba? O parang ganito mga idol ang magiging itsura niyan. Kita nyo ba? Parang ganyan ang magiging itsura niyan. No? Ayan. Parang ganyan yung magiging itsura niyan. Gagawa ko na lang din ng vlog para may content tayo. Ito yung step nut niya. Okay naman. Mukhang okay naman yung quality. Satisfied naman ako sa quality. Diyan pa rin nga lang. Pag dinikit mo sa mga tropang mga malalakas. Mga yayamanin. Ano lang tayo. Sa likod lang tayo. Dito lang tayo sa budget mill na parts ng pang raider na okay rin naman. Ano lang yung kaya ng bulsa natin mga idol. Dun lang tayo. Para hindi na tayo mahirapan. Kasi mahirap naman kung wala ka ng kakainin. Mahirap naman kung kakapusin na tayo at napunta na lang lahat sa motor. Pero okay din naman. Yung iba ganun naman ang ginagawa. Basta satisfied ka at masaya ka sa na ginagawa mo. Okay lang. So ito yung shifting rod niya. Ayan. Pero yung iba di na kinakabit eh. Kasi kino-convert nila ng direct na dun sa ano. Kasi yung iba natitigasan sa ganito. Pero tignan natin kung anong kung komportable ba o ano para i-convert natin sa ano sa without rod, no? Okay. So yun lang mga idol. Update ko na lang ulit kayo pagka ikakabit ko na to. Gagawa ko to ng mga video kung paano ko siya ikabit. So hanggang sa muli mga idol.